kapatid, pag-alala sa mga pumanaw, santo at martir ang undas. Pero bakit nga ba ito tinawag na undas? Sa ilan pong pag-aaral, sinasabing itong katagang undas mula sa pinaikling Spanish term na Dia de los Todos Santos. Ang direktang translation niyan, All Saints Day. Pero bukod po dito, sinasabi ring itong Dia de los Todos Santos ng mga Kastila. Hango naman sa terminong honrar or to honor. Iyong noun form niya naman ay honras. Sounds like iyong modernong term nating undas. Pero itong mismong undas, pinaghalong pagdiriwang na ito ng mismong All Saints Day na araw para alalahanin ang mga martir at santo sa pananampalataya ng Katoliko at iyong mismong All Souls Day tuwing November 2. Ito naman iyong itinalagang araw na para magdasal ang mga pumanaw nating mahal sa buhay. Lalong-lalo na iyong mga sinasabing nasa purgatorio pa. Dito po sa Pilipinas, isa sa pinakamahalagang holiday ang undas. Bukod kasi sa panahon ng pagdarasal, panahon din po ito para mas magpatibay pa ng samahan ng mga pamilya. Patunay ito na tulad ng kay Alaman, ang pagpapahalaga po natin sa ating kultura at alaala ng mga yumauna ay kay Yamanan. Mga kapatid, ito po ang inyong kay Alaman Queen, Kalad Karen. Always remember na ang kay Alaman ay kay Yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kay? Okay.